Yumong. Napunta si Yumong sa bayan ng Hanbaek at inilagaan ni Lady Soya, kaya nakaligtas siya kay kamatayan. Sa pagbabalik niya sa Buyo ay malugod siyang tinanggap sapagkat siya ay itinuring na bayani sa nakaraang digmaan. Bagamat hindi tanggap sa pamilya ni Prinsipe Deso, walang nagawa si Deso dahil sa kanyang kabayanihan na ipinakita sa nakaraang digmaan, kung kaya nakabalik siya bilang prinsipe ng Buyo. Sa pagbabalik ni Yumong, si Deso ang namamahala sa Buyo sapagkat ninakaw niya ang kapangyarihan ng hari sa tulong ng mga opisyal. Nasaksihan ni Yumong ang pang-aapi ni Deso, lalo kay Hepe Mopalmo, na pinagpanday ng espada na asero na labag sa kanyang kalooban. Sinunod ni Yumong ang prinsipe sa anumang inuutos nito, kagaya na lamang ng utos ni Deso na hikayati na ipanday siya ni Hepe Mopalmo ng espadang asero. Dahil sa digmaan na inumpisahan ng Buyo, humingi ang imperyo ng kabayaran ng isang maharlika na taga-Buyo bilang bihag na panagot sa lahat. Kung kaya humiling si Deso kay Yumong ng isang mahirap na bagay at yan ang pagpapadala sa kanya sa Chang'an, kapalit ang pangako na pag-aalaga sa kanyang ina. Ngunit dahil sa kahangalan ni Prinsipe Yongpo, na binalak nito na magsagawa ng pananambang upang mapatay si Deso, hindi natuloy si Yumong, kundi sa galit ni Prinsipe Deso, nang malaman nito na si Prinsipe Yongpo ang nasa likod ng pananalakay, siya ang naipadala sa Chang'an upang makaligtas sa parusang kamatayan. Patuloy ang pagpapakumbaba at pagsunod ni Yumong kay Deso, gaya ng pagtugi sa mga alipin upang ipadala sa Yunto. Ngunit hindi alam ni Prinsipe Deso na ang paghuli sa mga alipin ay paraan upang maipon ang mamamayan ng Choson. Binabalak ni Yumong na tuluyang lisanin ang Buyo kasama ang mga nadakip na alipin upang magtayo ng kampo sa kapundukan at buuhin ang pangkat ng Damol.